Nung una, nung apply ko, hindi failed. Nung pangalawa, naaprubahan ako. So ano nga po ang ginawa ko? Then, nung pangatlo, nireject ulit ako ni YouTube dahil reuse content na naman yung video na in-upload ko. So alamin po natin lahat ng mga ginawa ko. You are watching Marcy's Vlog. Hello mga Mars! This is Marcy and welcome back to my channel. Kung bago ka lamang po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe and click the bell button para maging updated ka po sa lahat ng mga videos na ilalabas ko. So for today's vlog, ang gagawin ko po ay gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang lahat po ng naranasan ko sa larangan ng pag-YouTube na kung saan yung naging problema po ay nagkaroon ako ng mga reused content na naging dahilan na nireject ako ni YouTube for monetization. So, nung una, nung apply ko, hindi failed. Nung pangalawa, naaprubahan ako. So, ano nga po ang ginawa ko? Then, nung pangatlo, nireject ulit ako ni YouTube dahil reuse content na naman yung video na in-upload ko. So, aalamin po natin lahat ng mga ginawa ko. At syempre, kung ano yung mga natutunan ko sa pag-YouTube. So, keep watching mga Mars! So, hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula na magkwento dahil sa sobrang dami ng naranasan ko, no? Medyo magulo siya or pasikot-sikot. So, gusto ko lamang po muna sabihin sa inyo na nagkaroon po ako na application for monetization kay YT. But unfortunately, rejected po tayo. So, dahil ano nga po ba ang dahilan? Yun po ay dahil mayroon po akong mga videos na reused content. Kaya na-reject po ako ni YT. Ipapaliwanag ko po mamaya yung pangyayari sunod-sunod para malaman nyo lang po yung istorya talaga ng pagdi-deny sa akin ni YT ng monetization. So ngayon, ipapaliwanag ko muna po sa inyo kung ano nga ba ang reused content. So from the word itself, reused content, ibig sabihin, ginamit mo na yung content ng iba. So sa madaling sabi, hindi nang galing sa'yo yung content. Kinuha mo sa iba, tapos nire-upload mo kasi alam mong makakatulong siya for now. Pero yung mga susunod, hindi mo na alam kung ano ang mangyayari. Pagdating po kasi talaga kay YouTube, sobrang higpit niya po. Kapag pagdating sa pag-upload ng videos, talagang uusisain niya yan. Kailangan yung content galing mismo sa'yo at ikaw mismo ang nakikita sa video. Ganito lang yan. Kapag may may-ari na sa kanya, huwag mo nang kukunin pa. Kasi darating yung time na sa huli, masasaktan ka. Hindi, yung parang yun lang yung pattern. Dapat, kapag gagawa ka ng video, yung ikaw mismo at paghihirapan mo. Kasi nagtatrabaho ka kay YT eh. Dapat, nage-effort ka, binibigay mo yung best mo. Para si YouTube, ganun naman ang gawin sa iyo. Diba? So, tulad po sa akin, yung issue ko ay nag-upload po ako ng video about kay Tekla. Yun yung time na nagparapitul po yung ka-live-in partner niya. So, trending siya. Kaya nag-upload ako, nakuha ako ng short clip doon sa part ng rapitul po video. At in-upload ko sa channel ko. So, nire-upload ko. So, hindi ko gawa. Parang trinim ko lang siya, tapos in-upload ko sa aking channel. Talagang nag-boom yung aking views. Sobrang dami po. Ito po yan. Ipapakita ko sa inyo yan. Almost 365,000 views. Nakatulong siya sa akin nung una. Pero sa huli, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako masyado aware ka YouTube. Yun pala yung ikapapahamak din ng channel ko. So, October 25, na-meet ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, na-reach ko siya. Tapos nag-apply ako for monetization kay YT. Eh, hindi nga ako aware masyado kay YouTube. Sige lang ako ng sige. Eh, sobrang excited ko kasi nga napakasarap sa pakiramdam na na-meet mo na yung requirements ni YT kasi sobrang hirap po talaga. Sobrang hirap abutin. Abutin siya. So, yun, nag-apply ako. Naghintay ako ng almost 3 days. Sobrang dami pala yan na nire-review talaga ni YouTube lahat ng channel mo. So, after 3 days, ito ang kinalabasan. So, rejected po tayo. Hindi po inaccept yung monetization natin sa Google AdSense kay YouTube. So, masakit sa pakiramdam. Hindi naman sa masakit. Yung
nakakapanglungkot, nakakapanghina kasi ginawa mo naman yung lahat ng makakaya mo. Pero may mali ka sa part na nag-re-upload ka. So, ang ibig sabihin po, nakita ko po kasi doon yung dahilan kaya hindi ako inaprubahan. Dahil na-reus content po ako. So, hindi naman nila binibigay yung dahilan or yung video kung saan ako na-reus. So, feeling ko doon sa most viewed video. Kasi isa sa tinitingnan ni YouTube yan, yung pinakamaraming views. I-review nila yan. Excuse. Tapos, doon nila malalaman kung may nalabag ka sa mga guidelines nila, sa mga terms and conditions nila. So, doon, feeling ko doon ako na-reuse. So, ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga YouTuber, sa mga kapwa ko YouTuber, kung anong pwede kong gawin. Siyempre, doon sa may mga karanasan na yung naranasan din nila yung kung anong ginawa nila at naprubahan sila. So, naglapit po ako kay Atiste Flagmay. Naghingi po ako ng advice kung anong pwede kong gawin doon. Ito po yung channel ni Atiste Flagmay. Si ma'am. Thank you, ma'am. At syempre kay Ati Maha Estipona, meron din po siyang YouTube channel. Naranasan din po nila yan, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. At syempre kay IT Geek Official, yan po kanilang YouTube channel. Thank you so much po sa inyo dahil sa inyo ay naprubahan po ako at malaking tulong po talaga para sa akin to. Ayun, going back, nag-apply po ako for monetization. Unang apply ko po is October 25, so na-reject po ako. At binigyan po ako ni YouTube ng 1 month. Para i-edit or i-review ko lahat ng mga kailangan gawin sa buong channel ko. So, yun na po. Doon ako gumawa ng paraan upang humingi ng mga tulong sa mga kapwa ko YouTubers kanina. So, i-subscribe niyo po sila. At yun, ang ginawa ko po ay yung metadata, pinalitan ko. Yung cover photo sa channel, pinalitan ko po. Tapos yung, ano yung main picture, yung profile ba tawag doon, pinalitan ko din po. Tapos, yung most viewed na video ko, pinalitan ko din po yung thumbnail, nilagay ko po doon. Ayan, tingnan nyo na lang. Hindi po siya related sa mismong video. Si Tekla po kasi nandoon, so wala siyang ano. Pinalitan ko din po yung title. Hindi po related din sa video. And then, siyempre, hindi pa rin ako matahimik, hindi ba ako makontento, sabi ko baka alanganin pa rin. So, sa pamamagitan ni IT Geek Official, blinerd ko yung buong video, yung face nila. Blinerd ko sila para kahit papaano hindi makita ni YouTube or kahit papaano ay makaligtas tayo doon. Inedit ko buong video ko, yung mga ibang thumbnail na pinalitan ko, na maaring marireuse ako. Kasi dalawang kay Tekla na video ang yan ako eh. Tapos, yung isa na pinalitan ko yung thumbnail, pero dinilit ko din yung isa. Yung isa na lang ang tinira ko na pinakamaraming views na halos 365,000. Yun ang tinira ko, pinalitan ko yung thumbnail. Yun lang ang ginawa ko. Palitan nyo ang metadata, tanggalin nyo yung mga tags. Palitan nyo yung mga tags, tanggalin nyo. Yung pangalan nyo, ibalik nyo. Tanggalin nyo yung mga tags. Tapos yung description nyo, palitan nyo din na walang kinalaman sa video. Siyempre, may kinalaman na sa title mo kasi binago mo na rin naman eh. And of course, may nakalagay doon sa gilid na about. Pero di ba doon, makikita ko anong klase yung bio ng channel mo. So, nilagay ko doon. Dati kasi yun wala eh. Nilagyan ko ng ang ginagawa ko ay nagpa-prank, yung tutorials, mga basta doon tingnan niyo, i-visit niyo ito yan oh yan. Palitan niyo rin yan para malaman ni YouTube na naka-focus ka sa mga content na ganito para malaman niya. At syempre, sa loob ng isang buwan na yon, upload ka ng upload ng mga videos o vlogs mo para makita ni YouTube na nagsisipag ka, na willing ka magtrabaho sa kanya. Makita niya yung effort mo para hindi niya pati mapansin yung reuse content, matatabunan siya. Kasi ang tinitingnan ni YouTube, yung bagong upload mo, tinitingnan niya din yan. Kaya upload ka lang ng upload para makitaan ka na masipag ni YouTube. At syempre, samahan mo rin ang dasal. No, samahan mo rin ang dasal. Kasi yun din ang ginawa ko. Upload ako ng upload tapos nagdasal ako. At maniwala ka na may sasakatuparan mo at ma-approve ka ni YouTube. So yun, sumapit ang November 25. Nag-apply ako, kabado ako. At ipinaubaya ko na lang sa kanya. So,
ano yun eh, ilang oras lang, 10 PM ako nag-apply, then 2 AM, naka-receive ako. Ayan! Finally, approved na tayo ni YouTube. Ayan, congrats sa akin. Congrats, congrats. So, sobrang saya ko, sobrang tuwa ko kasi lahat ng pinaghirapan ko, nasuklian na. At syempre, makakatrabaho ka na si YT. At nakakatuwa ng isipin, no? Inisikaso ko na yon yung mga ads. Enable ko yung mga ano, yung mga ads para makita sa ano ko, meron ng mga commercial, ganun. So ayun, nakakatuwa kasi yung mismong video ko na pinapanood ko lang dati, ngayon may mga ads na. So yon, mga ilang araw, syempre pinapanood ko yung sarili kong vlogs eh. Tapos yung iba mga kaibigan ko, sabi ko, manood kayo ng vlogs ko, meron na commercial. Wag niyo i-skip ha, para maipo natin yung kita. So yon, yun ang ginawa namin. Nakakatuwa lang isipin na ganun pala kapag ano. Kaya thankful ako sa kanya. At syempre, so yun, sobrang saya ko, sobrang tuwa ko. Meron pala, mahihinto rin pala yung kasiyahan yon, panandalian lang. Kasi after almost, pagkatapos ng isang linggo, last November 31, eh kasi di ba yun din yung release ng station ID ng ABS-CBN. Nag-upload po ako ng about sa ABS-CBN Christmas station ID. Pero meron din namang mukha ko doon. Hindi pa rin napalampas ni YouTube. Ayun. Tinanggal niya ulit yung monetization sa channel ko. So, hindi na ulit ako monetized ngayon. So, yun. Nalungkot ako talaga. Nanghina talaga ako. Kasi, yung nandun ako sa point na nasa taas na, tapos biglang bababa. So, ganun po. Wala eh, nangyari eh. Hindi pa ako masyadong aware. Kailangan ko pa talagang matuto. Kailangan ko pa talagang marami pa talaga akong kailangan alamin para sa sarili ko at sa YouTube. So, yun. Doon ko na-realize lahat ng mali ko na dapat hindi tayo basta-basta nag-upload ng video. Dapat pinag-iisipan natin. Hindi tayo basta-basta nakukuha ng content ng iba. Dapat sariling gawa mo at sariling videos mo talaga. Yung mukha mo nakikita doon sa camera. So, yun ang natutunan ko. Dapat mas maging maingat ako sa ngayon. At yun nga, nung pagsapit nung December 31, yun, mag-New Year, finally, nag-apply ulit ako, yan. Approved na ulit ako. So, yun, lesson learned na lang sa akin yung mga naranasan ko, no? Sobrang dami, di ba? Parang sikot-sikot. Yung nasa taas ka na, bigla kang bababa, tapos bigla kang ganon. So, yun lang. Dapat magdasal ka at talasam yung isip mo sa mga content na gagawin mo, yung mga ideas. Syempre, magpasalamat ka sa lahat ng tumulong sa iyo, mga kaibigan mo, sarili mo at syempre sa kanya. Maniwala ka lang lahat, may isa sa katuparan mo. Basta yung mga tinuro ko po sa inyo, gawin nyo. Kung meron po kayong mga tanong, pwede nyo po akong kontakin. Ito po ang aking Facebook, Marcy. Pwede nyo po akong tanungin kung ano pa yung mga gusto nyo malaman sa akin about sa reuse content and application for monetization. So hanggang dito na lang po tayo. Dito pa natatapos ang ating vlog. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy po kayo kahit papaano. Maraming salamat po muli. Ito po si Marcy. At huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka po lagi sa mga videos ko. Maraming salamat.